Magandang umaga po. Para po sa ating weather update ngayong araw ng Martes, August 27, 2019. Ang ating pong binabantayang tropical depression na si Jenny, huling namataan ngayon kaninang alas 4 ng umaga, sa layong 525 kilometers silangan po ng Daet Camarines Norte. At sa kasalukuyan, ito po yung may taglay na lakas na hangin pa rin umabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna. At may pagbugso naman na umabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos naman sa direksyong pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. At nakaka-apekto pa rin sa kasalukuyan pa rin, at the same time na nakaka-apekto po yung ating bagyong si Jenny, nakaka-apekto pa rin po ang ating habagat o southwest monsoon dito naman sa kanlurang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas. At para po sa magiging track ng ating bagyo, inaasahan po na bukas o mamayang tomorrow morning po, ay nandyan na po yung ating bagyo sa may vicinity ng Alfonso, Castañeda, Nueva Vizcaya. Ibig sabihin po, posibleng maglandfall po itong ating bagyo mamayang gabi. Hanggang madaling araw po, dito nga po sa may bandang porsyon ng Aurora Isabela area. At yun po namang ating bagyo sa 48 hours po natin, posible na po yung lumawos po ng ating Philippine area of responsibility. At sa kasalukuyan, ay meron po tayong nakataas pa rin tropical cyclone wind signal po. Number one, sa mga sumusunod na lugar. Yan po ay nakataas sa kasalukuyan. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, hilagang bahagi po ng Quezon kasamang Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Nasabing mga lugar po, posibleng makaranas po yan ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. At ano pa ang inaasahan natin? Ngayong umaga hanggang mamayang gabi, inaasahan po natin ang manaka-naka hanggang sa malalakas na mga pag-ulan pa rin, moderate to heavy rains po. Dito po sa Bicol Region, Samar Provinces, Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Samantala, light to moderate pa rin na paminsan-minsan may kasama pa rin manaka-naka mga malalakas na mga pag-ulan pa rin ang maranasan po dito sa Metro Manila, sa nalalaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at Bangsamoro. So, between mamayang gabi naman hanggang bukas po ng umaga, asahan pa rin ang manakalaka hanggang sa malalakas, moderate hanggang sa malalakas pa rin mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Northern portion ng Quezon kasama po ang Pulilio Island, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Pangasinan at Rizal. Samantalang light to moderate naman na may bahagi pa rin malakas ng pag-ulan dito po sa Western Visayas at nalalabing bahagi po ng Luzon. So, between tomorrow morning naman and tomorrow afternoon, makakaroon na lamang po ng light to moderate na may paminsan-minsan pa rin malalakas na pag-ulan sa Western Visayas, Mindoro Provinces, Northern Portion ng Palawan, kasama ang Kalamian Group of Island at saka yung Cuyo Island, gaya na rin po sa Zambales at Bataan. So, patuloy pa rin natin pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan sa nabanggit na mga lugar na patuloy pa rin mag-ingat po sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslides at manatili pong makipag-unayan pa rin sa ating mga local DLRMO office para sa ating kaligtasan at manatili pong mag-abang sa ating mga update tungkol sa ating thunderstorm advisory at heavy rainfall warning. At ano ba inaasahan natin? Yung pong nasa ilalim po ng ating tropical cyclone warning signal ay pinapayuhan pa rin na magkakaranas po sila ng mga malalakas pa rin mga
mga hangin. So, pinapayuhan po sila na mag-ingat. At magkakaroon pa rin tayo ng mga occasional na mga gusty condition o masamang masungit na panahon. Dito po sa ilang bahagi ng Luzon, yung pong mga walang signals. At dito po sa Kabisayaan dahil pa rin sa malakas nating habagat. At si Jenny po, posible nga po mag-landfall ngayong gabi o hanggang bukas ng umaga. At bagamat hindi po natin inaasahan na posible itong lumakas maging isang tropical storm bago mag-landfall, hindi naman natin in-roll out yung posibilidad na maaari pa rin mangyari yon. So yung ating pong mga kababayan ng mga mangisda po at gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat, pinapayuhan pa rin na mag-ingat po at huwag pumalaot doon sa mga lugar kung saan po nakataas ang ating signal number 1. So, yun lamang po ang ating update. Abangan po ang ating susunod na update mamayang 11:00 ng umaga. At muli, ang inyong naging tagapag-ulat, Mendoza, maraming salamat po.